Inaprubahan na ng Department of Health ang paggamit ng Philippine Red Cross ng saliva COVID-19 test simula ngayong araw. Kaugnay niyan, makakausap natin ang head ng Molecular Laboratory ng Red Cross, si Dr. Paulyn Ubial. Magandang umaga po, Dr. Ubial. Magandang umaga, Susan, at sa mga nanonood sa GMA. Apo, saan po mga tanggapan ninyo pwede magpa-saliva testing? Pwede po bang mag-walk-in o kailangan may appointment? Meron po tayong online booking. Pero tumatanggap po kami ngayon as of this week siguro ng walk-in. Ito po ay available sa ating molecular laboratory sa Mandaluyong, sa may Pinatubo Street at saka dito sa port area sa Manila. Apo. Ay, Dr. Ubial, ano ho yung accuracy rate nitong saliva test at gaano po kabilis ang resulta? Yung accuracy rate po natin is yung latest na ginawa naming pagsusuri sa 1,000 saliva samples, umabot po ng 98.1%. Wow. Nung una kasi, nag-present kami na 238 samples, 96% lang. Pero nakikita po namin na habang dumadami yung samples, tumataas po yung accuracy rate. Yung sa University of Illinois, kung saan gayahan po ng Red Cross, ay 99.9% ang accuracy rate nila. Taas ha. Opo. At gaano katagal makukuha yung resulta nito? Oras lang ba? Sa actual lab running, 3 oras lang po yan, 3 to 4 hours. Pero ang problema po namin kung tumatambak yung mga samples, syempre matagal bago isasalang sa laboratory kasi puno yung mga machines. Okay. We can only process 4 yung machines natin na may 90 slots, so 360 per running. And 2 hours po yung running sa machine. So kung 1,000 yung samples natin, mag-aantay ng 6 to 9 hours yung ibang mga samples. So ganun po. Anyway, ang Red Cross naman po, sinisikap namin na pagdating ng sample, pasok kaagad sa lab at labas agad ang mga resulta. So hindi po kami makaka-promise na agad-agad kasi depende sa volume. Pero ang commitment po ng Red Cross, less than 24 hours. Okay. Lahat ng sample. Aba, maganda na rin huyo kung in 24 hours ay mailalabas yung resulta. Anyway, Dr. Ubial, ikukumpara po ba yung resulta ng saliva test doon sa mga swab sample? Hindi na po. Confirmatory na kasi yung saliva test. Okay. It's also RT-PCR. Okay. Yung mga sample ho, dadalhin pa rin sa Philippine Genome Center para masuri kung may UK variant o iba pang variant. Opo, kung mag-positive po at may cut-off po ang Philippine Genome Center, yun po ang ipapadala sa Philippine Genome Center. Okay. Yun ang mga pupunta at pagpapasaliva test, ano ho yung mga dapat nilang dalhin, mga requirements? Number one po ay dapat hindi sila kumain, uminom, manigarilyo o magmumog, magtoothbrush 30 minutes bago sila kunan ng saliva. Okay. And then, of course, yung bayad, walang test, walang bayad. Kung walang bayad, walang test. Okay. 2,000 pesos po tayo ngayon. Okay. Pero sabi ni Senator Gordon na pwede po naming ibaba kung magkaroon ng volume ang testing. Okay. Pwede ba i-charge sa PhilHealth yan o sa mga health card? Sa ngayon po, hindi pa pwedeng i-charge sa PhilHealth kasi hindi pa ho gumagawa ng benefit package ang PhilHealth. Okay. So, antayin na lang po natin. Sa palagay namin, sa ilang mga araw ay lalabas na rin. Okay. So, para linawin lang natin, pag wala hong bayad, wala hong test na gagawin. Opo. Okay. Maraming salamat po, Dr. Paulyn Ubial, head po ng Molecular Laboratory ng Philippine Red Cross. Thank you. Thank you. Good morning po. Stay safe.